At tutuklapin yung pinakabalat, yung cover noong kabilang sangang mataas. Ayun lang, sa tapat. Ayan. Hello, magandang araw po mga ka-neighbors. For today, ayan po ang ating bidang puno ngayong umaga. Yan po yung magiging topic natin. Yan po ay gallo tree. At yan po na nanggagaling yung ating gallo nut o gallo fruit. At napakaganda po ng kanyang puno. Ang baba lang po, tapos napakarami po ng bunga niya. Ayan o, imagine ninyo yung maliliit na yan. Puro po yan bunga ng gallo. Pero bago po tayo mag-proceed, siyempre thank you po muna sa inyong lahat, sa aming mga viewers and subscribers, sa pag-follow at pag-support sa channel namin. Please don't forget to like and subscribe. At yung notification bell, lagi nyo pong i-turn on para kayo ay notified kapag may mga bago kaming uploads na video. Ayan, napakaganda po ng ating puno. Bukod po sa mababa, ay napakarami nga pong bunga. At ang pakay po namin dyan is magmamarkot po kami ng mga sanga. So, ayan po, ongoing na po ang pagmamarkot ng husband ko. Excited po siya. But along the way, ayan, tingnan nyo yung mga damo, bulaklak ng damo na kumapit sa pantalon ko. Napakadami po nila sa daan. Bale, marketing yung type ng propagation na ginamit namin dito sa gallo tree. Kasi sa marketing, halos 100% po yung turnout na buhay yung inyong imamarkot na sanga. Napaka-rare na po kasi nung puno, kaya kailangan maparami pa rin natin para ma-preserve natin yung lahi ng ating gallo tree. Along the way po, nakapulot ako ng isang tuyo na buto ng gallo tree. Without the flesh na po kasi tuyo na nga siya. So itatry ko siyang pasibulin kung mapapasibul ko. But once na nagbunga na po yan, lumaki na yung bunga at nag-mature na, magtatry din po kami magtanim at rubuto naman. Pagmarkot po ng sanga, pinipili po syempre yung matured na sanga na. Then, hihiwaan po siya cylindrically. Then, pag nahiwaan na po, tutuklapin yung pinakabalat, yung cover noong pinakakahoy. And then, babalutan po siya ng moss na binasa sa rooting hormone at tubig. Tapos, babalutan po siya ng plastic. And then, tatalian po in both sides ng kahit ano pong pantali na pwede nyong gamitin. Ayan, marami-rami na po yung ating namarkot na mga sanga. Bale,
Hindi naman po karamihan yung aming minarkot kasi nag-try lang po kami this summer nga po kasi na-excite kami masyado na makakita ng ganyang kababang puno. Ideally, mas maganda po na mag-markot during rainy season kasi kailangan din po ng sanga ng moisture para po ma-aid yung kanyang growth. But since na-excite nga po kami na makakita kami ng napakababang puno, nag-try po kami mag-markot during this summer season. And hopefully, hindi naman po kasi masyadong mainit dun sa place kasi marami ring puno sa tabi niya. Hopefully, mabuhay po siya. At bibigyan po namin kayo ng update once na binalikan namin siya after siguro mga 2 months. So, okay na po tayo for the day. Nakapag-markot na po tayo at medyo dumidilim na. So, okay na po siya. Ayan, along the way, dumikit na naman po yung mga bulaklak ng damo sa aking pants. Okay, sige po, naibahagi ko lang po sa inyo. Okay, sige po, yan na lang po. Bye-bye po at salamat po sa inyong panonood.